So binalita nga natin ni Shams Aranya at ni Woj ng Los Angeles Clippers daw ay pinaplanong isign ito si DeMarcus Cousins na ngayon ay free agent. Kung natatandaan nyo nga, itong si DeMarcus Cousins ay umalis nga sa Houston Rockets na kapag-agree sila ng buyout dahil nga ayaw niya daw maging off the bench at maging kapalitan nga daw ni Christian Woods na ngayon ay napakalakas nga na maglaro dito sa Houston Rockets. Yan at umalis doon si DeMarcus Cousins at ngayon ay free agent nga siya. At ito namang Los Angeles Clippers ay nag-take advantage nga doon at kukunin nga daw itong si DeMarcus Cousins. Sabi nga ni Shams Aranya sa kanyang report, the Los Angeles Clippers plans to sign center DeMarcus Cousins pending clearance of NBA health and safety protocols. So sigurado ako na si Rajon Rondo ay isang factor kung bakit pumunta nga niya si DeMarcus Cousins sa Los Angeles Clippers. Kung natatandaan nyo, mag-teammate nga sila noon sa New Orleans Pelicans, silang tatlo ni Anthony Davis, nung hindi pa nagkakaroon ng mga major injuries itong si DeMarcus Cousins. Napakalakas nga niya noong mga panahon na yon, pero ngayon nagbago na nga dahil sa mga major injuries na kanyang natamo. Ay ngayon ay nag-i-struggle na nga siya na bumalik siya sa dati niyang paglalaro at nahihirapan na rin siyang kumuha ng mga NBA teams. Pero ngayon nga ay iba na dahil nga ang Clippers ay kukunin na nga siya. So titingnan natin kung ito bang si DeMarcus Cousins ay matutulungan niya itong Los Angeles Clippers sa kanilang championship hopes. Tingnan natin kung mag-i-improve ba ang Clippers kapag once na naglaro siya at kung mag-i-improve na nga rin siya at magiging healthy na nga siya all throughout the season. At ayan, panoorin nyo nga ang video niya na siya ay nagpa-practice noong mga panahon na siya ay free agent. At ito namang si Joel Embiid na matagal niyang nawala dahil sa kanyang knee injury ay ngayon ay babalik na nga daw siya, sabi ni Shams Aranya. Sabi niya, 76ers star Joel Embiid is expected to return on Saturday versus Minnesota. So bago nga ma-injured itong si Joel Embiid ay nanguna nga siya sa MVP race. Kaso nga lang, hindi na siya nakapaglaro at si Nikola Jokic na ang nanguna nga sa number 1 spot para sa MVP. So titingnan natin kung kukunin bang muli ni Joel Embiid ang number 1 spot pagdating sa MVP candidacy. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron namang NBA updates. See you guys next video, bye!